Pakalipas ng ilang sandali, tumayo na din si Betty mula sa hapagkainan. Kinuha niya ang baso upang salinan ng malamig na tubig mula sa pitchel na malapit sa kanya. Hindi pa siya nakakainom nang bigla makaramdam siya ng pagkahilo. At bigla, nagdilim ang kanyang paningin. Nang magising si Betty, nasa ospital na siya at wala si Joey sa tabi niya, kaya't hinanap niya ito. "Joey! Joey!" tawag ni Betty sa asawa. Subalit walang Joey na sumasagot, kaya't kahit nanghihina pa siya, nagpilit siyang tumayo upang hanapin si Joey o kung sino man ang nagdala sa kanya sa ospital na ito. Nang bigla bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. "Naku ma'am, huwag po muna kayong tatayo, baka po makasama sa inyo at sa baby niyo." "Baby ko?" bulat na tanong ni Betty sa nurse. "Opo, hindi pa po ba nasasabi ng asawa niyo? Magkaka-baby na pala kami ni Joey?" sambit ni Betty, sabay hawak nito sa sinapupunan. Nang bigla pumasok si Joey sa silid na iyon, "Betty, bakit tumayo ka? Baka mahilo ka ulit." Pag-aalala ni Joey sa asawang hindi nakikilala. "Mahiga ka ulit, Betty. Baka matumba ka." Nang bigla siyang yakapin ng babae. Napatulala naman si Joey sa ginawa ni Betty, kaya't bigla niyang kinuha ang kamay ni Betty mula sa pagkakayakap sa kanya. Subalit, sa halip na bumitaw, bigla siyang hinalikan sa mga labi. Nalubos niya ang ikinabigla. Matagal ang halik na iyon ni Betty habang umiiyak. Hindi naman lubos na maintindihan ni Joey kung bakit bigla siyang hinalikan ni Betty at bakit sa labi pa. Pwede namang sa pisngi kung ito ang paraan ng pagpapasalamat sa kanya. Sa isiping iyon, bigla siyang bumitaw mula sa mga labi ni Betty at yakap nito. "Mahiga ka na, Betty, at paparating na si Narea. Tinawagan ko na siya at ibinigay ko na ang address ng ospital na ito." "Upang may makasama ka dito," pagpapatuloy ni Joey. "Ha? Bakit? Uuwi ka na ba?" tanong ni Betty sa kanya. "Oo, naghihintay na ang asawa kong si Lian." Sabay talikod nito kay Betty. "Joey," tawag ni Betty sa pangalan ng asawa, subalit parang wala itong narinig. Tuloy-tuloy ito sa paglayo palabas ng kwartong iyon. Nang makasalubong niya si Narea, na kaibigan at sekretarya ni Betty. "Joey, saan ito si Betty?" tanong ni Rhea sa kanya. "Nasa loob, hinihintay na kayo doon," sagot ni Joey habang patuloy sa paglayo. Nang makarating ng bahay si Joey, agad niyang hinanap ang dating asawa na si Lian. "Lian, asawa ko." Tawag ni Joey kay Lian. "Lian, Leo anak," patuloy ni Joey habang tuloy-tuloy sa loob ng bahay. "Tay, nakauwi ka na po pala," tanong ng anak kay Joey. "Asan ang nanay mo anak?" tanong ni Joey sa anak. "Bumili lang po ng mailulutong ulam daw natin sa hapunan," sabi ni nanay. Paliwanag ng bata sa ama. "Ganun ba anak?" Nang bigla, napahawak sa ulo niya si Joey. "Tay, bakit po? Anong nangyari sa iyo?" Paalala ni Leo sa ama. "Anak, masakit lang ang ulo ni tatay. Aakyat lang ako ha at kukunin ko ang gamot ko." Paalam ni Joey sa anak. "Sige po, tay, at ikukuha na po kita ng tubig." Tugon ni Leo sa ama. "Salamat, anak." Matinding kirot ng ulo ang naramdaman ni Joey. Animoy mabibiyak ang kanyang ulo. Sakit na hindi ordinaryo. Kaya't sapu-sapu ng dalawang kamay niya ang ulo at namimilipit habang pilit na hinahagilap ang gamot. "Tay, ito na po ang gamot mo at yung dala kong tubig." "Uminom na po kayo kaagad nang mawala na po ang sakit," paalala naman ni Leo sa ama. Dahil naawa siya dito sa nakikita, inalalayan niya pa si Joey patungo sa higaan at kinumutan ito. "Tay, matulog po kayo na makapagpahinga ka po," sabi ni Leo sa ama. "Halika anak, tabihan mo si tatay. Parang gusto ko kasing katabi kita para mawala ang sakit ng ulo ko." Paglalambing ni Joey sa anak. "Naku, si tatay, pa-baby naman." Pagbibirong tugon ni Leo sa ama.
na nakapagpangiti naman dito. Ilang sandali pa, pareho nang nakatulog ang dalawa nang dumating si Lian mula sa pamamalengke dahil namili ito ng iluluto niya sa hapunan nila. Nang maibaba ang basket sa lamisa, agad niyang hinanap ang anak. Leo anak, andito na ang nanay. Ngunit makailang tawag na ang ginawa niya sa pangalan ng anak, ngunit wala ito. Kaya't naisipan niyang silipin sa labas, baka naglalaro ito. Ngunit wala din doon. Nakaramdam ng kaba si Lian, baka kung saan na nagpunta ang anak. Bumalik uli siya sa loob ng bahay nang mapansin ang dalawang pares ng tsinelas. Di siya maaring magkamali kay Joey ito at kay Leo. Kaya't pinasok niya ang kwarto at bumulaga nga sa kanya ang mag-amang magkayakap habang natutulog. Napangiti naman siya sa tanawing nasa harapan. Hindi pa din nagbabago ang samahan ng kanyang mag-ama. Malapit pa din ito sa isa't isa kahit may iba ng pamilya si Joey. At kapag gumaling na ito mula sa amnesia, baka iwan silang muli nito at magbalik na ito kina Betty at Camille na totoong pamilya nito sa ngayon. Sa isiping iyon, nakaramdam ng kirot sa puso si Lian. Kaya't bumaba na lang ito upang magpagluto na. Ayaw niya munang isipin ang mga iyon sa ngayon dahil ayaw niyang maging kontrabida sa nakikita niyang kaligayahan ng anak. Kaya't inilabas na niya ang mga pinamili at sinimulan ng ihanda ito. Makalipas ang ilang sandali, matatapos na siya sa kanyang niluluto. Subalit hindi pa din lumalabas ang kanyang mag-ama. Nak, gising na. Nagluluto na si nanay. Naamoy ko na eh. Gising ni Joey sa anak. Tay, okay ka na po ba? Hindi na po ba masakit ang ulo mo? Pagtatanong ni Leo sama. Magaling na ako anak. Mahusay kang doktor ko eh. Tugon ng ama dito sa bayakap. Nagkatawa na naman ang mag-ama sa munting banding na iyon. Sa kusina, marinig naman ni Lian ang tawanan na iyon. Kaya't inapura niya ang pag-aayos ng lamisa upang maihanda na ang hapunan at nang makakain na din sila.